So what's up mga kanoono, isang araw na naman na walang magawa. So araw-araw ako nakaka-experience ngayon ng message, experience or chat about dito sa oil change na to. Actually naituro ko na to dati, pero hindi ko na video ata. So ngayon ituro ko ulit sa inyo ngayon. Okay, ganito lang ang procedure ha. Ganito lang ang procedure niyan. Okay, una turn off nyo to. Turn off, 'di ba nakabukas 'yan. Hindi naka-start yung engine ha. Patay. 'Di ba? Patay. Habang nakapatay 'yan, dapat naka-press ka na sa select. Ayun, pindot na, 'di ba? Tapos i-on mo ngayon yung ignition. Ayun, na-on ko. Pero naka-press pa din ako. So 'yan oh. Ayun, 'di ba nag-blink na yung oil change? Oh. Wala na. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun, man. So, wala na siya ngayon. So, yun. Tapos, ang sunod, yung intervals naman. Sa interval naman, ito. Long press mo lang to. O, yan. Nakita mo? Blink. Yan. Lalabas yung 1.5. So, meaning, in every 1,500, lalabas yung oil change indicator mo. Okay? Yung kasi sinet ko dati. Ngayon, dahil mukhang maganda yung langis na nakuha ko, which is yung kicks. Gagawin ko na siyang, ayan, dapat andyan kayo sa Odo, ha. Ayan. Long press adjust. Ayan, diba? So, yun. Nag-blink na. 1.5 ang interval ko. Gagawin ko na siyang 2,000. So, tapos isi-select nyo na, pinutin nyo na itong select. 4,000, 3,500. So, gagawin ko na siyang every 2,000. So, yun. Di ba, men? Ganyan lang kasimple. As in, ganyan lang kasimple. Ganyan lang kasimple magpalit ng intervals. Ganyan lang din kasimple magtanggal ng change oil indicator. Okay? So, mga kanoo, sana may nahutunan kayo sa video natin, no? Kasi araw-araw na akong nakaka-receive ng ganong message. So, i-video na natin. Okay? So, yun. Kung bago ka pala sa YouTube channel ko, huwag mo nga kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Kung may mga tanong ka pa, comment mo lang dyan. Okay? So, para mga kanoo, hanggang sa susunod. Ciao!